Dahan-dahan, sini. Tuli-tuli pulang. Sabilaw laki ng burger! Naturally made pa tong kweba na to. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, thank you. Salamat po dahil lahat kami ay maayos at malalakas ang pangangatawan. Ano po, gabayan niyo kami. Makarunin kami dito at makabalik kami lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Nakakagat kayo, pisngi ko, putang ina. Ako nga rin, ayaw ko magsalita eh. virgin pa yung mga helmet natin ah. Malalaki ng pisngi natin. Hey, Cardo, music on. Batay, sabun na tayo sa ano. Sa bato na, anong bato? Simbahan bato. Simbahan bato. Hindi ka naman naka-sandal sa manibera. Medyo. Nakatukod ka? Medyo, oo. I-relax mo yung siko mo. Oo nga. Tapos yakapin mo ng dita mo yung tangke. Kamote. Kamote ang putang nila. Patayin kaya ako na natin. Mag-uusap pa tayo. Oo. Oh. Pag may maganda view na lang, pag may maganda view na lang tayo mag-uusap. Ay malapit lang din naman siya. Kaya pa tayo sa bundok na ihigot ko. O pare, counter room quit. Ayok. Nag-aamit yung turo ni Toto. Nagpapawis na ilong ko, di ko makaamot. Di ako makapag-ma-atras dahil ang bigat eh. Pero nunti-unti ko lang. And then, nandito rin tayo guys. Ang sarap. Sobrang happy ko kasi hindi na namin kailangan alalayan sa Yubes. Sobrang komportable siya dun sa motor na ginagamit na ngayon, di ba? Oo. Sumasabay na siya. Kaya, I think it's a success! Success. Naging success yung Vera. Pare! Big bike ako, F900! Ganda nga na itsura. Magaroon ako, nahangawit na kasing kamay ko. Nung sinabi sa akin simbahan bato, akala ko simbahan siya, nabuo. Tapos nagawa sa bato na pinag... Tapos sabi ko, saan yung simbahan? Sabi mo sa akin, nandun yung simbahan. Eh wala akong makita, parang nakita ko parang yung mga tani mo ng gulay. Yung pala nakatago doon sa mga puno. Kaya ako nagulat, sabi ko, wow, sabi ko, ang dami talaga nagagawa ng kuweba.
Menchi! Hello! Magandang hapon sa inyong lahat and welcome po dito sa Simbahang Bato. Siyempre located po ito sa bayan ng Laurel, isa sa bayan ng lalawigan ng Batangas. We're so happy na kayo po yung nakarating dito na nagmamanage dito. And ito kasi naturally made itong anong kuweba na to. Naging taguan pa ito ng mga Pilipino noon. Nang panahon ng hapon. Yan, panahon ng hapon. Ganito na to, yung need na siya. And then, noong 1974, kasi siyempre noong mga time yan, di ba? Mahirap lang naman yung buhay ng mga tao. Hindi sila makapagbawa ng sinentadong church. So nakita nila yung potential ng lugar na gawin na lang nilang tuklong. Alam niyo ba yung tuklong? Tuklong. Yan yung term na ginagamit natin sa maliliit na simbahan ng bawat barangay. Yun lang ang napag-desisyon na nilang gamitin tong tuklong, nilinis nila to. And then right there and then, ito na yung ginawa nilang tuklong up until now. Pero syempre, nito lang naman siya naging famous. Lalo na nito mag-pandemic. Actually, before 2019, sobrang daming taong pumupunta dito. Coming from other municipalities and even from the cities. Nandito sila. Dito na rin nag-boom yung mga daming kainan na naglabasan dito noon. However, nung nga nag-start yung pandemic, syempre, medyo natakot yung mga taga rito. Nag-control kami and then we released an executive order na medyo pinipigilan muna namin pumasok yung mga taga-ibang lugar. So, ang pwede lang pumunta dito muna yung mga taga-Laura lang muna. Up until now, hindi pa namin na nilip yung ban na yun. Pero syempre, kapag may mga ganito ng mga occasions, inaalaw naman namin with our guidance and also by following all the IATF guidelines at mga health protocols. Meron pa nga po kayong checkpoint yun. Yeah, yan po yun. Yeah, kailangan po talaga dadaan muna doon para malaman namin kung taga saan ba kayo. Kamusta naman po ba mga barangay dito? Okay naman? Actually, napakaswerte namin kasi as you can notice, medyo spacious pa ang lugar namin. Hindi pa crowded with buildings and everything. So, napakababa ng COVID case namin dito. Kaya lang, yung mga tao, syempre makikita nyo ang daming residents dito. Sila yung nag-worry nung lumabas yung another variant of COVID. Sila yung nag-request na huwag munang i-lift yung ban sa mga taga-ibang lugar. Kasi syempre nakakatakot. Binisa pa rin po. Actually, ngayon hindi na. Nung before pandemic, nagbinisa dito. May nagpapakasal pa nga dito. Ah, talaga? Isan nyo, mas maganda pa yung ganitong bahan para magdasal. Ito kasi parang nararamdaman mo talaga. One with nature. Hinoon na po ba ito? Hindi ito po, talaga. Natural po ito. Natural talaga. Ang nalo lang, nadagdagan ng outdoors. So pag umuulan, may tubig na tumutulo dyan. Meron. Kaya nga po ang daming uuna panikit. Oo, nandun sila talaga. Paggabi, ang dami siguro dyan. Marami. Buti naman nga pinipreserve niya. Kaya pumasok ang munisipyo para maipreserve to. Kasi syempre galing. Napakadami. Actually, during weekends, pinakamababang pumupunta dito 10,000 people. Ha? Pumapalo sa 10,000 people right before the pandemic. Kaya pala mayroon doon mga bikers na kainan. Kaya lang ngayon, nagsarado sila kasi nung ilabas namin yung executive order. So sana matapos na parang mabalik ulit. Syempre gusto rin ng simbahan yung maraming taong pumupunta eh. Lugar actually na pinakamadami pinupuntahan ng tao when pandemic started. Diba? Sino ba nung patron saint decide na ang patron saint ay si meron na. May si Jesus na ano ba kayo? Mga naka-assign ng patron saint bawat every barangay. Bawat barangay. Oh. Nasakto ka dahil si Saint Gabriel ang Archangel. Sino yung Brian? Yun? Yun ang team niya. Yun yung nasa Sabote. Sa kanila sa logo. Ah, galing ito. Totoo ba tinataguan daw ito ng mga hayop? Noong unang panahon, ang kwento na matatanda sa amin noon, nung panahon ng hapon, dito nagtatago yung mga tao kasi hindi rin sila nakikita. Parang nagiging invisible sila. Baka kaya rin naisip mga kwentong, kwento ng matatanda na nagsasalinsaling dila. Alam mo yung mga ganun. Sabi siguro dito, may mga nagsisimba dito. Nandito lang. Mga kaluluwa na iwan. Nagsisimba dito. Kaya pala sila invisible. Kaya invisible. Kaya pumunta dito paggabi. Kaya ka. Invisible eh. Pagka okay na, pasyal kayo dito. Oo. Okay, so, okay dito. Pasok, maganda dito. Welcome naman po sila. Dasal kayo. Kaya kayong kandila. Kaya lang sa ngayon eh. Para na rin sa kaligtasan ng bawat. Tama. Maraming salamat po. Mamenchi. Mamenchi. Thank you po sa pag-visita ninyo. And sana ay na-mesmerize kayo sa amin. Sobra po. Kakaibang klase ng tuklong. Tuklong. Ngayon ka lang malig na rin dyan. Ang tuklong ng sanggabi. Matatanda lang nagsasabi sa atin yung dati. Tuklong. Hanggang ngayon sa bilog-bilog, tuklong ang tawag. Maraming salamat po. Mamenchi. You're welcome and maraming salamat. Parang kahit anong klaseng simbahan, basta ang importante yung pananampalataya. Ay na, bro Joy, sino yun? Talo? Iba yun, iba klaseng luto ng tilapia. Ah, talaga? Hindi ko nga alam eh. Kukwentuhan kami sa motor, ano kayang klaseng luto masarap doon ng tilapia? Ano bang gusto mo luto ng tilapia? Pinariitong crispy, no? Baka meron naman silang Sinisweet and sour pa yun.
yung tilapia? Scabeche. Scabeche. O inihaw. Inihaw? Yeah. Okay din. Yung mayroong mga kamatis sa loob, ano ba yun? Pwede rin, pinaputok. Yung pala burger yung kinahin na. Mayroong pampachicken sa gilid. Yes po, fries, nachos at saka buffalo wings po talaga ang kasama niya. Dahan-dahan lang sa preno ha, huwag masyadong bigla. Huwag masyadong bigla. Baka dumulas. Yan, namatay. Sige, dahan-dahan. Sige, tuloy-tuloy mo lang. Good as hero. Subo yung araw na hindi ko, hindi nyo ako na-advance. Hindi rin namin alam eh. Nagbalik ako ng GS ko. Hindi ko na mabanggati si. Kanina? Nung nagwabol siya eh. Hindi naman ka pwedeng pumreno ng masagad eh. Hanggang ganun-ganun eh. Buti dumiretso siya. Mamaya, paakyat tayo isa-isa. Namatay sa akin, tapos nagwabol. Ah, namatay ako. Pero tinuloy ko lang. Para tumaobday. First time kong lumapit ng ganung sa taal na napakalapit. Pati lakad, bakit ah? Senior citizen. Oy, tol! Sandali, tol! Buti na lang, pinasara natin to. Kung hindi, hindi ka pa. Burger sa yes, sir! Masarap dito yes, ha, malalaki dito. Uy! Binabagay yan sir sa katawan, siyempre. Alam mo kung bakit malalaki sila? Stol, alam mo kung bakit malalaki sila? Ang laki ng burger na kinakain nila eh. Kamusta ka po ang ating lakad? Nice naman. Miss namin ang pag-ride dahil medyo napigil kami ng ilang buwan. Kaya buti, nagkaroon ultimate yung chat mo sama-sama para makapag-ride. Nakaikot ng Batangas. Siya, dahil sa inyong pag-ikot na yan, sir, alam ko yung todo ang pagod nyo eh, ano po, sa pag-ride. Pero alam ko naman yung nag-i-enjoy kayo, sir. Pero ngayon, mas mag-i-enjoy po kayo kasi papatikman po namin sa inyo ang ating 18 inches po na burger. Ano po? 18 inches na burger? 18 yun, sir! Maniwala ka sa hindi 18 inches. Nabasa ka. Pero mo, sir, siya ang the largest burger sa Cavite. Dahil doon po siya nagmula, sa Alfonso Cavite. Na-franchise po natin siya at na-declare na rin po siya na the largest burger sa buong Batangas. So, papatikman po natin sa inyo. Pero ba't sabi nila tala? Talapia po. Talapia Food Hub. Ang first business po namin mag-asawa, Talapia Fish Trading. Kaya po nag-ano kami ng Talapia Food Hub ng panibagong hanap buhay po namin mag-asawa. And napag-usapan po namin na wala naman po kami kay experience. Kami po yung mag-iisda. Biglang papasok sa kainan. Kami po yung mga ngapapa. Oh. Sabi talaga mag-franchise. E di awa ng Diyos po, pinakilala ng Panginoon sa atin yung mag-asawa. Kaya sila po yun ang na-franchise po natin. From so Alfonso po yun. Partner kayo. Yes po. Partner kami po ang first franchisee po nila. Kayo ang pang-partner? Yeah.
Yung asawa mo? Partner din. Ah, partner. Oo. Partner sa hanap buhay, sir. Ah, okay. Pero partner sa bahay ang aking asawa. Bakit gusto niyo ng malaking burger? Sir, nandun tayo sa gusto natin, sir, yung uniqueness eh. Hindi ba nagsasabar yung ano, yung quality at ano, dahil sobrang laki? Hindi po. Mamaya po, pag natikman nyo, doon nyo po masasabi kung nasasabar bang ano po, hindi. Sino bang nagawa ng burger? Ari po, may utak. Ari. Ay, wala po. Ayan, Alfonso Ahoy. Nakakain. Sir, alam nyo po kung bakit sobrang sarap niyan? Mahigit 4 na taon pong minaster yan ng nina Sir Ace. Hindi po tayo na, nahirapang magpakilala sa buong Batangas. Ayun ang papatikim namin sa inyo, sir. Ang lapit nyo sa taal, no? Yes, sir. So, naapektado naman kayo nung ano? Opo, apektado rin po tayo. Pero ito po nakaganda sa Trinity ang malaki. Siya po ang halos nakasave sa part po namin. May nakatago eh. Yes po. Halos 3 lang po kaming barangay dito sa Laurel na hindi po masyadong naabuhan dahil po sa... Kasi ang hangin papunta doon. Una muna po papuntang Talisay, papuntang Agoncillo. Yeah, Tarawan, yan. Kinabukasan, no? Agoncillo naman, pagayon. Ang bait din ng ano, kalikasan, ang napakalapit. Sobra po. Kasama po tayo sa 7 kilometers danger zone. Yung burger, may lahar yan. Malamang. Malamang sinama na sa sahog yan. Walang lahar, may pagmamahal. Yeah. Yeah. Yung gumagawa ng mga tinapay din. Kasi wala mga mabibilan niya. Yes, sir. At saka yung party. Nagaytay beef po ito. Sarap po. Ay, nagpapatay din araw-araw. Araw-araw po. Yung pinakamalaki dito, Godzilla. Yung available po natin, sir. Pero meron po tayong... Yung po natin kalalabas lang natin. King Kong. King Kong naman ang pangalan yan. Thank you sa suggestion, sir. Oo, oh, kasi King Kong tsaka Godzilla naglaban eh. Godzilla to eh. O kada benta niyo, may 5% ako. So bago lang to. Opo, sila po, 4 years na po may gift. Cavite. Kami naman po, mag 2 months lang po nung 18. Ah, kakabitas sila. At tawa po ng Diyos ay yung simpleng pangarap po namin na kain na namin mag-asawa, ay hindi po namin akalain na makikilala po agad ng ganun. Masarap sa ako. Masarap. Isa po yun. Talaga, dahil sabi ko kay Mrs. kung view sa 1 punta, eh, di ka tama na. Puro burger pero lang. Pero bumabalik po't may kasama pa eh, dahil ang sinasabi nila ay masarap din ang burger. Puro burger lang. Sa ngayon po, burger muna po tayo ang focus big natin. Time, ano? Big time kayo, ano? Big na big po talaga, sir. Big time, pati yung daanan, pinapasementohan niya. Opo. Diba lahat yan ang gilid ng taal, magiging ano na yan? Yes po, yes sir. Circumferential road po ang tawag nila. Yung baywalk. Yes, sir. Kailan kaya matatapang bubuo? Parang nag-antala lang po sa kanya yung pagkaka-alert level uli. Nung pumutok ang bulkan, dinahinto. Tapos sa pandemic, nag-umpisa na po uli ng January. Kaso nga lang itong nag-alert level 2, parang nahinto uli si budget. Kaya po yung budget ang ginagawa nga rin, hanggang doon muna po sa may court na yon. Ako, pag nagawa itong kali nito, siguradong pati na po. So ito, kasama to doon sa inyo. Kadugtong po, sir. Balidero. Sandulas. Swerte nyo baka mga Ryan riders pupunta dito. Yun na po yung ano. Salamat. Nuna na po kami. Busog na kami. Kaya nalaki eh. Mayroon pang pa-chicken sa gilid. Yes po, fries, nachos at saka buffalo wings po talaga ang kasama niya. Pusang ilaw, laki ng burger! Anip yan, pare! Laki! Sir, enjoy niyo lang po yung pagkain po ng ating 18 inches na burger. Bibigyan po namin kayo ng time. Mamaya po namin kayo kakamustahin, sir. Ano po? Ayos! Sige! Ayos! Salamat! Sige po! Anip tong burger niyo! Bango-bango! Nakita nyo, chicken, may burger, tapos yung view, nandun tayo sa taal. Ang mga kakita na ito, dito lang yan sa Batangas, sa Pilipinas. Hanep! Mga pare. Masarap talaga yung view. Hindi naman kami nagluloko kung masarap o hindi. Masarap talaga yung burger patty. Where? Napakasarap. Ano kang masasabi niyo sa ating burger? Ito ang gusto kong burger. Lasang pizza. Masarap yun. Opo, sir. Salamat, sir. Karning-karning talaga siya. Ayun, nagdaanan? Yes, sir. Homemade talaga, sir. Lasa mo yung ano, yung mga sibuyas. Opo. Nung sakto. Talagang kaya. Hindi yung mga extenders. Tama, sir. Swaksa, no? Sabi mo sa ano, swaksa na pala lasang pinay. Opo. Kung di mo na itatanong, talagang mahilig talaga sa burger. Opo. Kaya alam nila kung ano yung masarap. Nga pala sir, ang napunta din sa amin ay yung mga riders natin sir ay naglalagay doon ng aming sticker wall. Ako'y may request!
Hindi sticker silang aking i-request sa inyo. Ang i-request ko po sa inyo ay signature over printed name. Basos, yeah. Alam mo, dokumento. Alam mo, sir, hindi ako ready. Wala akong dalang pentel pen. Okay. Siya po, sir, dapat bagay na bagay sa inyo. The lazy. Yung sinasabi. Congratulations sa inyo, ha? Congratulations sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo! Kahit anong lugar pa yan, kahit pangit pa yung lugar mo, kung masarap talaga yan, pupuntahan at pupuntahan. Sa mo, pupuntahan nga natin, kahit pababa. Barik na naman. Barik. Huh. Pero may connection yun sa nangyari ngayong araw eh. Oo. Tapang. Saktong-sakto, di ba? Gusto yung ride? Yeah, nakasmile ako ngayon. Pero thank you sa inyo dahil sabi ko nangangawit na kanina yung kamay ko eh. Mamanid eh. Hindi ka lang muna sinasabi sa kanila, baka mataan sila. Out of focus. Andun yung pressure. Nasa manibela, kaya ka napapagod. Oo, kaya ginaganon ko. Kakapin mo yung tank eh, luwagan mo yung sigo mo. Gumanon siya. Yun yung luma. Tapos, lumibitaw na ng kamay. Pag nagpipis siya dun sa mga kasalubong niya, is pag ibabalik. Ganun yung haok. Ayop eh, babalik lang yung kamay, may ganun. Aral na aral eh. Igaw kasi kagabi. Ina-analyze ko paano kaya yung gagawin ko para maging smooth. Bago matulog? Ang tagot ko, mag-practice ka ulit. Practice ulit ako. Pag-iisip mo kanina. Ang ganda ng pinuntaan natin, di ba? Sarap. Simbahan na bato sa May Laurel. Pumunta kami doon. Bawal pa pumasok yung mga tao, di ba? Yan pa siya yung checkpoint. Buti pinayagan tayo kasi nga gusto rin nilang ipakita yung simbahan na bato na dating pinupuntahan ng mga tao. Anip yun, no? Kuweba. Kuweba talaga. Kuweba. Ginawa nilang simbahan. Kasi nga, parang sacred yun sa mga taga-Laurel. Dahil maraming kwento na naganap doon nung unang panahon. Panahon na doon ng hapon, doon nagtatago yung mga Pilipino. Eh. Mga lolo't-lola natin. Tapos di daw sila nakikita doon. Kaya naging importante talaga sa kanila yung lugar na yun. Pag alis ko nga, pag tingin ko kung matatakpan talaga lahat ng puno, hindi na makikita. Hindi mo alam yun. Pag naglakad ka, no? Diyos ano. Kapag bumabag yun, taguan ng mga hayop. Dami yung mga bats eh. Simbahan na napuntahan natin yan pa lang. Pero magkaiba magkaiba, di ba? Malayo ng difference nila. Sobrang layo. Sobrang layo na nun. Isa maganda na historical. As ito naman na naturally made eh. No? Di na nila ginalaw. Naglagay lang sila ng mga santo at saka ng altar. Tas open talaga. Ano yung santo nila? Ay, oo, yung santo na yun. Saint Gabriel, the Archangel. Ginebra Jenkins. Arkanghel. Ginebra yun. Yun yun. Ito yun. Yun yun. Yun yung gumanon kay Lucifer. Nasakto, no? Sigurado mag-champion siguro kayo. Baka sinadya nyo. Baka sinadya talaga na hinanap talaga nyo. Tsaka ano ha, gumawa lang nung simbahan. Mga tag-baryo lang. Kaya talagang pinaglalaban nila. Pinaglalaban nila. Hindi ko nga swerte ng mga taga dun.
Kasi yung mga una-una pa lang yun, nagagawa nilang ano. Ang tawag nila doon, ano? Toklong. Toklong. Hindi sa mga matatanda kasi talaga sa probinsya. Kapilya, ibig sabihin ng sina. Maliit na simbahan lang. Chapel, parang nga. Sa magkakamag-anak yun, toklong, torling, tokling. Dami daw gusto magpakasal doon, ha? Kasi naman, iboring kasi yung dati yun. Siguro yung mga kinakasal doon, nakapang ano, yung costume ng caveman. Bag lang. Yung mga flintstone, no? Kaya kala ko tilapia talaga ang kakainin. Kasi nagpa-promote pa ng tilapia festival. Talapia yun. Oo nga, kala ko talaga tilapia. Parang naman masarap sa luto sa tilapia. Paborito mong luto sa tilapia. Well, yung tayong pinag-usapan namin sa helmet eh. Ito, pare, malutong yung tostado. Ako naman, skabeche. Pinaputok. Galing ba ito? Ayun, medyo challenging ang papunta doon, di ba, Tol? Ay, no. Hindi, mali yung ano, mga gamit na nagulong. Kasi natin na-anticipate. At saka lupa na sangkaterbang alikabok. Oo. Mga ganito ata ang kapal eh. Madulas yun. Madulas construct. Nga. Ito na lang, na-handle mo eh. Kasi nakapag-lesson ka kay Sir Toto. Kasi nakapag-lesson tayo bago tayo nag-ride. Oo, kay Sir Toto. Kung hindi tayo nag-lesson noon, binitawan ko na yun, pare. Nasagasaan mo na ako noon. Oo, kung sumempla nga doon, Korean ako doon. Sempla ang Korean. Tayo mong bulok, parang kasi nagme-maintain lang ako ng speed ko eh. Hindi ko pwedeng bagalan eh. Pag binagalan ko... Tsaka mahirap pag binagalan mo at tumigil ka, yung paa mo, ang hirap din. Kasi yung pababa, ang tarik, tapos madulas. Ngayon lang ako nag-drive ng motor na walang, hindi mo alam kung anong gear mo na. Hindi mo alam kung may gas ka ba. Pakiramdama ngayon eh, no? Tapos pakiramdaman lang kayo talaga. Kaya para kayong ano lang, uy, wala ko magpalit. Uy, kulang, uy. Parang ganun, wala kang titingnan talaga doon. Hilig mo ganyan, no? Sa adventure, no? Mga ganun. Ayun, kaya siguro ako namatayin, bumano yung pet ko. Buti na lang talaga nag-training. Nag-fishtail ka, pare. Kasi ang tawag doon, fishtail eh. Oo, tinanggal kasi dito sa train. Mga ganun. Yung panic. Ako, hindi naman ako nag-panic. Kaya lang, feeling ko kanina, pagpaakyat, parang hindi ko kakayanin. Parang kaya, ano na eh, ayaw ko na lang isugal. Iyit ng mga ulo natin. Parang kasi delikado yung ginawa natin. Paano tayo aakyat dyan? Yun ang kalang tinignan natin eh. Kakararating pa lang sure. Natin eh. Oh, kahit kumakain kayo ng ano, nung malaking burger eh. Pare, kahit kumakain kayo, iniisip nyo pa rin yung pag-akyat doon. Bakit di mo inakyat yung motor kanina doon? Iniisip ko kasi. Yun din lang gusto kong nangyari. Hindi mo pinipilit yung sarili mo. Pag alam mong hindi mo talaga. Oo, oh, yung sinabi mo na. Hindi ko pa na-try kasi yun eh. Hindi mo talaga kaya, tama. Hindi ko pa na-try eh. Parang, tsaka mas, okay lang ako ng free. Walang sasalubong. Baka pag may nakasalubong ako, pag iba eh. Hindi, ano rin eh. Baku-baku rin eh. Baku-baku rin ako. Hinaya ko na yung, dati ko dinire-diretso ko. Bahala na. Sabi nga ni Toto, motor lang yun, may pyesa yan. Pero pagdating naman natin doon, ayos naman. Yun ang pinakamalapit na taal na nakita mo. Yung taal. Oo. Nanapuntahan ko na halos abot kami. Hindi lalo na kami. Ano lang yun, I think mga 4 kilometers yun, mga gano'n. San tabling na lang eh. Pag talikod mo, nandun yung ano, yung malaking... Ano, sino? Malaking burger. Malaki. Akala ko tilapia kasi sinabi, ano eh. Talapia. Kaya pala ganun yun. Sinisimulan na ulit tuloy yung pag-ayos ng kalye. Ang ganda nun. Parang ganda mo yung Taal Lake. Kwento mo yan. Buong Taal Lake. Pati itong dito sa malapit sa amin, bali magkakaroon siya ng parang boulevard. Buong magkakaroon lake. Magkakaroon ng kalye sa palibot ng Taal Lake. So mas madali na makapunta sa bawat bayan-bayan. Magiging isa yan sa mga tourist spot dito sa Batangas. Sa Batangas. Kasi kaya sakto si ano. Ang dami sinakop na ano eh. Si Burger Ahoy. Ahoy! 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 Kaya ganun yun, no? Pag sinasabi nila yung burger. Tsaka kakain, no? Kapag mga ganun kasing klase ng experimental, minsan nagkaalangan ka ng konti. Pagka ano natin, medyo may ganun yan. Dami natin nakain, di ba? Kain, ang dami ko nakain. Di, pero kasi di ba sabi, yung chef, 4 taon niya natin pinag-aralan. Kasi yung hirap nga naman yun, laki-laki naman. Tsaka masarap din yung mga nasa gilid, yung chicken wings, nachos. Coleslaw. Pero puntahan din ng mga riders. Maganda rin kasi ngayon, lalo na sa pandemic ngayon. Sa labas ka kakain eh, saka may view ka ng Taal. Ahanip yung view nun. Parang po, ano, parang frame eh, na painting eh. Nag-alburutoy nga raw nung mga nakaraan, pero hindi sila, no, dahil daw facing the talisay daw yung... Facing ano. Amenities yung Borgan. Facing amenities yung... Ayun ang bentahin ng ano eh, restaurant. Facing amenities yung... Hindi kasi yung butas doon nakatapat, dito nakatapat sa atin. Oo. Sila may harang. Dito, oo. Pinagpahala rin sila kasi... With the wind sila eh. Di against the wind. With the wind. Malapit kayo. Okay, lalapit ko kayo dito pero hindi kayo tatamaan. Yung ginawa ng Diyos siguro sa kanila. Tapos kanina, hindi na kami ganun kaano, parang kahit mabilis na kami, kahit hindi na kami nag-aalala. Oo. Kasi lagi mo kami, okay na ako, dito ako. Parang... Nakita nyo na siguro din yung style ko na ano. Di ba pinauna kayo sa cycle ko muna? Taka-relax na mag-drive, sabi ko. Okay na.
Ako, nakauwi ako nung nakismile. Oo, kanina nga, sabi mo eh. Nag-enjoy ka. Hindi, tsaka tama yung sinabi ni Sir Toto eh. Talagang lawakan mo yung tingin mo. Doon ka sa malayo agad tumingin. So, pag may gumanon na motor, may gumanon na truck. Alam mo. Alam mo na, malayo pa lang. So, may plano ka na. Kaya pala, Tom. Hindi nagpadala. Sakto. Sakto. Hindi, pero pagdating natin kanina, may nagpadala. Diba? Check natin. Tignan kasi tayo nito. Uy, Sanjo Marudo. For you. L.A. Tenorio. Ano, wait lang pare. Meron akong pang-unbox dyan. Balisongers. Hindi ko dun sa taal, pare. Yeah. Uy! Pare, kayo muna pare. Surprise ako eh. Something for your adventures in the lazy road trip. Uy, thank you. Find your freedom. Facebook. Nanonood sila sa atin. Thank you sa inyo. Ano mo? Mga sweat? Gusto magpadala, message nyo lang kami ha. Puro link. Ha? Uy! Iba-iba ho! Iba-iba ho! Suba, Shin! Shin, suba! Ito, maganda bagay na ito ha! Ayun ho! Oh. Honip, so, ganda! Ganda na ito, tsaka presko to. Bagay sa atin ito nagbumotor. Kasi yung hangin, tsaka bagay din yan kay machine kasi yung banks niya wala na. Bumataw na 5 taon dito. Thank you, Southwell ha! Southwell! Saka sa inyo ito. Cheers sa inyo. Cheers. Oo. Cheers sa inyo. Pag pinawisan kami, nagpapalit din kami ng t-shirt ha. Abangan sa Delays Road Trip! Honey! Harap. Nakakalaway. Oh, nandiyo na nga pinapawisan, no?